maraming salamat pong muli sa inyong pagbisita sa aking channel. Welcome back sa panibago na naman pong araw ng ating paglago ng sama-sama. So yun po, akin pong binabati munang muli ang lahat po ng nanay, ina sa buong mundo, all over the world, especially sa aking Mudrakels at kay Ate Gina Arno ko na meron pa special pabati sa aking birthday kahapon. Dinati ako ni DJ Chacha. So yun po. Ang aking pong ibabahagi sa inyo ngayon, ito po ay lahat po yan ng mga sinasabi ko po ay galing po lamang sa aking personal experience at gayon din po sa mga personal learnings din po. So yun po, paano nga ba magnegosyo at kailan ba dapat magnegosyo kung ikaw ay isang mommy? Kailan at paano? Meron po akong apat na checklist na maaari nyong sagutin upang malaman natin kung handa ka na nga ba sa pagninegosyo, mami. So, number one po sa ating listahan ay self-assessment. Yun po. Self-assessment. Importante po kasi na malaman natin kung saan po ba ang inyong, kung ano po ang inyong kinahihiligan. Saan po kayo magaling. Maganda, mas maganda po kasi na doon po manggagaling. Talaga naman, alamin nyo po kung magaling po ba kayo magluto, magaling manahe, or yung crochet. Minsan po kasi, yung mga pampalipas oras natin, pag halimbawa nag-aantay tayo sa mga bata from school, or kaya naman ay habang nagnanap ang ating mga chikiting, ano ba yung mga ginagawa natin minsan pang pastime? Aside from reading a book, kung nagre-read po ng book ako, ewan ko kung marino. Ay, nalaman na po ninyo at na-identify nyo po kung saan po kayo magaling. So, dyan po nang maglilid. Maglilid po iyan para po sa ating number 2 checklist. Same po. Pag nalaman nyo na, na ako ay magaling magluto pala, patok talaga lagi ang aking niluluto, business idea na po talaga agad yan. So, dyan po papasok ang inyong business idea. Magluluto ka ngayon. Sunod po ay business idea. Ano po ba ang inyong business idea dyan? Lalo ngayon, especially ay ECQ. Malamang, mami, may mga pumapasok dyan na business idea sa iyong kaisipan. At na talaga namang natitrigger ang ating mga entrepreneurial mindset. Hindi po ba? So, from there, kung alam mo na kung saan ka magaling, next ay meron ka ng business idea, ano naman po ang susunod dyan? Ang ating number 3 ay, itanong nyo po ang inyong sarili kung kayo ay committed and willing to learn all the time. Yun po, ang committed. Ang commitment kasi yan pong pagnenegosyo ay para po iyang pag-aasawa, mga mami, di po ba? Para rin po iyang pag-aasawa. Yan po ay for richer and for poorer. Ganon din po siya kasi talaga po pag napabayaan natin ang ating mga negosyo at ang business po lalo na po pag nag-uumpisa, purpurer po yan talaga naman. Pero pag inyo po itong inalagaan at ipinalago na hawakan na manage ng tama, for richer po tayo dyan mga mamis. Tuloy-tuloy po talaga ang ating paglago kapag inalagaan natin ng mabuti. Tsaka yun nga po. Siyempre, tanongin niyo po, gaano ba, paano ko to gagawin? Part-time lang po ba? Tuwing weekend lang ba ako tatanggap ng mga orders? Magbe-bake lang ako tuwing weekend? So, yun po, itanong niyo po sa inyong sarili kung how much time can you give? Gayon nga pong tayo po ay mga busy rin dahil may mga responsibilidad po tayo na dapat din pong unahin aside po doon. Dahil lalo na po pagka may mga chikiting pa tayong maliliit, syempre po priority natin ang ating mga babies. So, from there po, ang susunod po dyan, bago po naman syempre talaga naman tayo kapag-start ng business, ang number 4 po natin na checklist dyan ay capital. Siyempre, tayo pong mga mami, ay tayo pong may hawak ng mga budget, hindi po ba? So, unti-unti na po nating pag-ipunan yan. Kung gusto po ninyong magtayo ng business, kausapin na po ninyo si Mister. Baka naman, itong iniisip ko kasi na business, baka naman pwede nating i-fund kung may ano po. Didiskartehan na yan tayo mga mami ay madidiskarte pagdating sa pagbabudget. Kaya malamang sa malamang kung ano man yung business na gusto mong simulan. Aba mami, simulan mo na ang magtabi sa budget upang masimulan mo na ang business na yan kung gaano man yan kalaki or kaliit. Kung pagbibaking lang, kayang-kaya mo na siguro yan mga 2 o 3 sweldo ni Mister. O kung medyo malaki-laki naman po ang inyong nasisave, ay
Ayan po, pwede nyo na po yan agad simulan. Kaya mga mamis, kung puro po check ang inyo pong kasagutan sa aking apat na checklist, gawin nyo na po yan, simulan na po natin yan. At ang perfect time is now to start your business. Pero after mo po, pag check po lahat ng ano na yan, lahat po sa checklist na yan, talaga namang kaya mong ibigay kang time, you have all the time, at saka po meron pong ano, mamamanage po ng maayos ang inyong time, pwede na po kayong magsimula. You're good to go, mami. Mapapansin niyo po, nandito po ako sa isa pa po naming tindahan, sa aming pong tindahan sa bahay. Tingnan niyo po kung gaano ako ka-addict sa pagtitinda, sa pagbi-business. Bukod po kasi dahil nga po Mother's Day ngayon, sabi ko dito na lang muna ako sa aking baby tindahan. Happy Mother's Day po, at sana po na may natutunan po kayo sa aking ibinahagi ngayon. At see you po sa susunod na vlog, at sana po ay inyo rin po itong abangan. Huwag nyo na pong kalimutang mag-subscribe at mag-comment po, and like na lang po ang video.